Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy ang pag-angat sa national ranking ng PhilAm tennis players na sina Andre Alcantara at Xavier Calvelo. Ito'y matapos namang makasungkit ng panalo sa FILA Easter Ball sa California. Nagpa-patrol, Bev Llorente. Taong 2019 nang unang sumabak ang PhilAm tennis doubles champs na si Andre Alcantara at Xavier Calvelo sa kids caster ng US Open sa New York. Mula sa top spin, strokes at slices, patuloy na nagsasanay si Alcantara at Calvelo kaya tinawag silang ace duo. We've been playing a little bit more higher tournaments like the ITFs. It's been fun playing with my one of my best friends since we were kids. Growing up with him, playing doubles, so we have like a good connection, like a good bond on court and like fun times off court. Ranked 2 sa doubles 16 and under divisions sa national level si Alcantara at Calvelo. Bukod sa pagiging mga kampiyon sa US National Winter Championship sa Florida, nasungkit din nila ang FILA Easter Bowl Boys Doubles sa 16 and under division na ginanap sa Indian Wells, California. On my matches, like one point at a time, focusing on the game plan. I like to set up the point more. He's the finisher. For me, it's like having fun on court because if I'm stressed, then I don't play as good. So if I stay positive, like I have fun, then I know he'll have positive energy too, and we both, you know, we play better when we're happy and we're enjoying ourselves. Normally, when he's serving, is one of our better positions because I'm at the net and like I'm really active at the net. I like going for the ball a lot. And he's got a good serve and he knows where to place it well. Tatlong taong gulang pa lang si Andre at Xavier nang magsimulang maglaro ng tennis. Dahil na rin sa parehong magulang nila ay tennis enthusiast. Proud na proud kami dahil nag-work hard sila ng talagang everyday, tapos yung goal talaga nila is gusto nilang, you know, i-meet. And then, nandito lang kami para suportahan sila. Pangarap ni Alcantara at Calvelo na maging kinatawan ng Pilipinas sa Grand Slam at makapaglaro sa Davis Cup sa hinaharap. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, North Las Vegas. Kapeng Barako at iba pang produktong kape at nyog mula sa ilang lugar sa Pilipinas ang itinampok sa 2023 Coffee Expo Seoul sa South Korea. Pero pasado kaya ito sa panlasa ng mga Koreano? Nagpapatrol, Jenny Kim. Bumida sa 2023 Coffee Expo sa Seoul sa South Korea ang iba-ibang klase ng kape ng Pilipinas. Bilang guest country ang Pilipinas sa taon ng event na ito. Siniguro ng Philippine Trade Investment Center sa Seoul sa pakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas at Philippine Agriculture Office ng Seoul na maayos na maipakilala ang ating mga kape. These different coffees show different flavors and profiles, which is very interesting for especially for Korean consumers right now. At para sa ilang tumikim ng kaping Pinoy, pasado ito sa kanilang panglasa, lalo na ang ipinagmamalaki ng Batangas. So you like the Barako coffee one? Itinampok din sa Expo ang mga coconut product mula sa ilang probinsya gaya ng Quezon. Ang syrup at krima mula dito ay ginagamit na sangkap para sa mas masarap na kape. Syrup and coconut sweetener for the coffee. Perfect for coffee. Yung cream na ginamit natin is cocoa cream, coconut cream. We also have our coffee, Barako. Ito yung pinipinahan. Tuloy-tuloy ang Philippine Trade and Investment Center at Philippine Agriculture sa Seoul sa pag-promote ng mga produkto mula sa Pilipinas na inaasahang tatangkilikin din ng mga taga-South Korea. Para sa TFC News, Jenny Kim, ABS-CBN News, South Korea. Nagpasiklaban ng mga Pinoy sa Germany sa kani-kanilang bersyon ng itinuturing na paboritong ulam ng maraming Pilipino, ang adobo. Mga katakam-takam na pagkaing Pinoy din ang ibinida sa Food Festival sa Belgium. Nagpapatrol, Raquel Crisostomo. Adobong tuyo o masarsa, adobong anghang o manamis-namis, mayroon ding nilahukan ng gulay at gata. Ilan yan sa iba-ibang bersyon ng paboritong ulam ng maraming Pinoy, ang adobo. Ibinida ang mga ito sa likhatlatik ng Dolgam Productions kaisang Philippine Consulate sa Frankfurt, Germany.
Ipinagmalaki ng mga kalahok ang kanilang level up na pagluluto ng adobo. Patok sa panlasa ang pork floss adobo ni Ivy Chabon David at pinakurat ang adobo ni Lalaine Kunze. Kinagiliwan naman ang adobo sa gata ni Giselle Calisin at hot and smoky adobo fusion ni Shea Hapka. Pero ang pinakapatok sa cook-off ang Ilocano beef adobo ni Lulu Sagun. Thanks to my father because he's the one who did teach me how to cook and he's my inspiration because he always asked me, every time he cooks, he always asked me to join him. Therefore, I saw how he cooks. Bukod sa putahing Pinoy, na ipamalas din sa event ang mga katutubong sayaw at awitin, maging ang mga disenyo ng Pinoy designers. Hinikayat naman ni Vice Consul Fatima Muller ang mga dumalo na isulong ang mga putahing Pinoy, lalo't kinikilala na ngayon sa buong mundo ang Asian cuisine. Sa Brussels, Belgium, mistulang piyesta ang idinaos na food festival. Lumahok dito ang mga restaurant at negosyong pag-aari ng mga Pinoy. Ibinida ang sakatutak na putahing Pinoy mula adobo, humba, barbecue, dinuguan, mechado at iba pa. Mayroon din mga panghimagas tulad ng Pinoy ice cream, ginataan, puto at kutsinta. Mayroon ding Pinoy made na alak at serbesa. Ayon sa organizer ng festival, magandang pagkakataon ito para mas maipakilala pa ang Philippine cuisine. May pagkakataon tayo na i-share kung ano yung ating mga culinary heritage, makapag-try tayo ng mga pagkain, iba't iba, mga specialties sa mga region. So, importante na magkakaroon tayo ng event na kung saan ito ay posible para sa, not only for the Filipinos, pero definitely for the Belgians and for the non-Filipinos. I'm a kind of foodie, so mahilig ako kumain. So, for me, it's important to give and to share our culture through food and through eating. Suportado rin ng embahada ang okasyon kung saan masayang nag-food bonding di lang ang mga Pinoy kundi maging ibang lahi. Kasama si Jessica Gross para sa TFC News, Rachel Bernal Crisostomo, Brussels, Belgium. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-logon lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!